Nandito tayo ngayon sa Port of Burdeos, Quezon. So ayan, mag-island hopping tayo ngayong araw. Maganda naman ang panahon, medyo malakas lang ng konti ang hangin, medyo may alon, pero all goods naman. Ito yung mga bangka na pwede nyong arkilahin at masakyan pag mag-island hopping kayo. 4,000 pesos day tour. So, limang island yung pwede nyong mapuntahan buong maghapon. So, 12 passengers kami plus dalawang bangkero. Kasyang-kasya naman. Ayan, limang isla ang pupuntahan natin ngayong araw. Ayan, si Kuya, yung naka-gray na yan, siya yung pwede nyong pagtanungan pag maghahanap kayo ng aarkilahing bangka. Ayan, si Kuya. So, naghihintay lang kami dito ngayon ng iba pa namin kasama dahil parang nagka-aberya ata yung sinasakyan nila papunta dito. Yun. Let's G! Unang island na pupuntahan natin ay Burger Island. Tinawag na Burger Island dahil mukhang ibabaw ng hamburger ang island. Ayan, kasunglasses silang lahat dahil mainit. Oh, hi Sir Vic. Mas okay pag 6 a.m. or 7 a.m. nasa port na kayo para makabiyahe kayo agad. Para masulit nyo yung buong araw. Dahil pag mga 4 to 5 p.m. na, medyo lumalakas na yung alon. So, baka hindi nyo na mapuntahan yung ibang island. Ayan, malapit na kami. Stopover kami dito para kumain, para maglangoy yung ibang naming kasama. O ayan, Burger Island. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Burger Island. So kung mapapansin nyo, yung mga nakalutang na yan, net yan, harang yan. So dyan lang kayo pwedeng maglangoy. So safe ang bata, pero kailangan pa rin ng gabay ng mga matatanda. So maganda ang buhangin dito, white sand din. Ayan, tingnan natin ang buhangin. Oh. Ang ganda buhangin dito. Kung dito kayo mag-overnight, pwede nyong masolo yung buong island dahil yung iba dumadaan lang dito para sumilip. Actually, kami lang yung nandito ngayon. Bale, ang entrance fee lamang namin dito ay 500 pesos kasama na yung cottage. So, hindi ko alam kung magkano pag overnight. Ayan, try nating ikutin yung buong island. Kung mapapansin nyo, may mga mangroves dito pero maliliit pa lang. So, ibig sabihin, hindi pwedeng maglangoy dito. Ayan, pasyal-pasyal lang, lakad-lakad. Medyo may kalat lang ng konti. Ayan, mga sanga, dahon. Pero normal lang naman yan sa isang isla. Ang mahalaga, nililinis. Pwede rin siguro kayong mag-camping dito sa likod. Or magtali ng hammock. Madaming puno dito sa likod. Ayan, dito nyo rin makikita yung mga karating isla. Within 3 minutes, pwede nyo nang maikot yung buong island. Ayan. So, ayan, meron silang cottages. 5 or 6. Malaki naman yung cottage. Open nga lang. Pwede naman mag-overnight dahil may papag. Ayan, malaki yung cottage. Meron din silang main rest house dito. May tubig tabang dyan. Pwede kayong maligo ng tubig tabang. Ayan. Actually, meron talagang pangalan yung island na to. Ayan, Bini Island Resort. Oh, kaway kayo, kaway, kaway. Ayan sila, ayan. Dip, 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 dip
Ayan, umalis na kami ng Burger Island. Siguro nag-stay lang kami doon ng less than 30 minutes. So, ang next na isla na pupuntahan natin ngayon ay Anawan Island. So, medyo lumalakas na ng konti ang alon at saka hangin, pero enjoy naman ang biyahe dahil madaming magagandang tanawin. Yang nakikita nyo na yan ay Anilon Cave. So, likod ng Anilon Island yan. Pupuntahan natin yan mamaya. Pero ngayon, dito muna tayo sa Anawan Island. Yan, may nakikita tayong mga nagka-camp. So, maganda din ang rock formations dito. Pero ang the best dito ay yung buhangin. As in pinong-pino na white sand. Anawan Island. Magpapalipad na tayo ng drone. Let's go. Ayan, tapos na tayo sa Anawan Island. So, ang next natin ay Anilon Cave. So, lalapitan lang natin yung Anilon Cave dahil hindi pwedeng bumaba. Dahil malakas ang alon. So, may mga nagbabakasyon din dito mga taga-ibang lugar. Ayan, kaway-kaway. Ayan, dinadayo yung ating lugar. So, ang gagawin natin sa Anilon Cave is magpapalipad lang tayo ng drone. Susubukan natin magpalipad dahil sobrang lakas ng hangin sa part na yun. Kahit mababa lang, basta makita lang natin yung aerial view ng Anilon Cave. So, likod yan ng Anilon Island. Pag magka-camp kayo sa Anilon Island, pwede nyong lakarin yung Anilon Cave pag low tide. Medyo malayo-layo. Pero sulit naman pag nakarating kayo dyan. Ayan, medyo malapit na tayo pero malakas ang hangin talaga. Kaya medyo nagdadalawang isip din ako magpalipad. Pero susubukan pa rin natin. Welcome to Anilon Island. Sobrang linaw ng tubig dito. Magaganda yung corals, buhay na buhay. Ito rin yung may pinakamalawak na camping site. Yun. So excited na silang bumaba dahil iba talaga yung ganda ng Anilon Island. Mag-i-stay kami dito ng mas matagal na oras dahil medyo napagod na rin kami. So dito kami magre-relax muna, kakain. Mas madaming pumupuntang tao dito para mag-stay dahil mas malawak nga yung camping site, mas
madaming activities na pwedeng gawin. Ideal for snorkeling ang dagat dito. Ayan, kasama namin yan. Naglangoy agad siya pagkababa ng bangka. So ayan, syempre, hindi pwedeng mawala ang beer sa isang beach. So bale, ang entrance fee namin dito is 500 kasama na yung cottage. Dahil hindi naman kami magtatagal. So yung bankero yung nakipag-usap dun sa may-ari nung mga cottage na yan. So yan yung nakuha namin cottage. So 500 pesos pero usually 700 yung sinisingil. Pero pag mag-overnight kayo dito, 1,700 ata yung bayad nyo sa cottage. So dala na lang kayo ng mga tent para less gastos kayo. So entrance fee na lang. So yan, naghahanap kami ng yelo pero wala palang nagbebenta ng yelo dito. Kaya hindi malamig ang beer. Kaya inihaw na bangus na lang ang panlaban. So yan, ito yung kabilang side ng island. Hindi pwede maglangoy dyan, kaya huwag na nating patagalin. Magpalipad na tayo ng drone. Ang susunod nating pupuntahan ay isang sandbar na kung tawagin nila ay luli, na ang ibig sabihin ay lulubog, lilitaw. So hindi nyo pwedeng puntahan ng umaga. So dapat mga after lunch, dahil mga after lunch lang naglo-low tide, siguro mga 2 to 3 p.m. Ayan, madaming dumadaan dito para mag-picture taking, maglangoy ng saglit. At saka may mga mangingisda din dito ang dumadayo dahil marami daw isda dito sa paligid. So itong island na to, pag nag-island hopping kayo, lagi nyong makikita. Pero sabi ng bankero, hindi daw pwedeng puntahan. So next time na punta natin dito, paliliparan natin ang drone yan. So ayan. So patatagalin pa ba natin? Magpalipad na tayo ng drone. Let's G! At ngayong nakita na natin ang ganda ng Luli Sandbar, puntahan natin ngayon ang pinakang huling island na bibisitahin natin.
ang puting bato. Ang isla na ito ay may mga rock formations na hawig sa rock formations sa Palawan. So yung mga nakarating na sa Palawan, sila yung magpapatunay na totoo nga na hawig ang puting bato sa Palawan. Ayan, malapit na tayo. So hahanap lang ng magandang dadaungan yung bangka. Dahil malalaki yung corals dito, baka tamaan yung ilalim. Sabi ng bangkero, meron daw ditong malaking kuweba na papunta sa taas ng puting bato. Madaling umakyat pero mahirap bumaba. Kaya hindi natin alam kung susubukan natin o hindi, dahil baka delikado. Baka hindi tayo makauwi ng ligtas. O yan, naghihintay na lang tayong dumaong. So parang, teka, parang may nakikita tayong kakilala. So lalapitan natin yan kung kilala talaga natin. Ayan, nandito na tayo sa puting bato. Daming tao dito. May nakita kaming tropa. Subscribe mo yan si Aston. Tropang playboy. Oh yeah. Kasama ko si Keshi at Tito Buboy. Pupuntahan natin yung dulo ng puting bato kung kaya natin, dahil sabi nila matatalas daw yung tatapakan namin at dadaanan namin, kaya try natin kung kaya natin lakarin. Yan, nagkakilala kami si Glenn, kumumbero ng Palilio. Ito medyo delikado na yung tatapakan natin, kaya medyo medyo tahanan tayo ng konting safe na daan. Delikado na, kaya diretso lang tayo. Dahil delikado na, diretso lang tayo. Yan ang gusto natin, yung delikado. Yan pa na yung pearl farm. Yan. Ano yun? Pearl farm? Yan yung pearl farm. Yan yung pearl farm. Alam ko farm ng ano? Alam ko farm ng ibig. Ay, papalipad na natin ang drone yan. Oo. Yan na natin. Little pala yun. Pakita yan ni ano eh. Drone. Drone kaya. Dahil walang biyahe si Drew, tayo yung may biyahe ngayon. Drew, pasensya ka na. Drew, pasensya ka na. Kami yung may biyahe ngayon. Diyan ka muna. Pawala namin si Drew, bari mo. Yan, bumalik na kami dahil hindi na namin kayang tapakan yung mga matatalas na bato. Saka sobrang dami ng bato dun sa dulo. Baka mahuli kami ng pulis. So ayan, may kakilala kami. Si Glenn, umbero ng Pulilio. First time din niyang pumunta dito at pumasyal. So marami pa rin mga taga Pulilio ang hindi pa rin nakakakita ng ganda ng mga isla ng Burdeos. So dun sa mga taga Pulilio, subukan yung bisitahin yung sarili nating lugar para naman ma-enjoy nyo at maikwento nyo dun sa iba pang mga gustong pumunta. So ayan, ito yung kabilang side ng island at magpalipad na tayo ng drone. Let's G! About us.
morning, smile with the rising sun. Three little birds beach by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you, woo-hoo. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Yan. Yung oh, ano daw mga anak kong dalaang. Sinabi mo din mo na daw makita at oh, daw papasok kasi ganyan at baka mo may ahas. Inaganda ko 'yung aston dito. Ngayon, hindi na natin pupuntahan dahil nagagalit. Nagagalit 'yun. 'Yun, sala rin 'yun. Ayaw kami papasukin. Sinabi mo din mo kakali. Asabi lang ay wag daw at mahirap bumaba. Pero madali lang umakyat. Yes. Mahirap bumaba. Yung ahas, hindi niya sinabi pero possible.